So ayun guys, talagang pinuntahan ko siya. So ayun na. Babalik na ako sa sasakyan. Mamadali na ako, baka iwanan na ako doon. So ayun. Sana ano, nagustuhan niyo 'to. Ayun. What's up guys? Ito na ang part 2 ng ating trip from Manila to Masbate. Ayan, kumakita niyo yung simbahan na yan. Na-curious ako dyan, kaya habang nandito tayo sa ating stopover sa Camarines Norte, ayan, tumakas si Idol Sharino. Ayan, narinig ko kasi sa driver na medyo matagalan kaming magstay dito, siguro mga 1 hour. So ayan guys, tara at tatakas tayo. Lipat tayo doon, tatawid tayo doon sa kabilang kuya, side ng kalsada. Kuya, anong pangalan ng simbahan na yan? So ayan, si kuya. Visitation of Paris Tabugan. Visitation of Paris of Tabugan. Thank you kuya. Ayan guys, ayan. Andito tayo ngayon sa ano, Camarines Norte. So ayan, makikita nyo guys, nag-stop over lang kami. So nakita ko to habang matagal pa kasi yung ano, gusto kong kuhanan tong ano, parang ang ganda nung simbahan. Ayan o, yung andun sa kabilang side yung aking sasakyan, yung sasakyan namin. So ayan guys, gusto ko tong ano, puntahan yung simbahan na to. Kasi sa malayo, natatanaw ko siya. Parang ang ganda. Ayan. Sa aking likuran. Sobrang, parang ang ganda niya kasi. Ayan o. Oh. Ayan. Puntahan natin. Ayan. Ayan nyo guys. Ganda niya. Tapos may tori siya doon. Ayun yung tori niya, oh. Yan, lagyan niya ta ng kampana. Hindi pa napinturahan. So, ayan siya. Ayan. Ay, isosa talaga ako, no, guys? Pinuntahan ko. Ayan. Visitation of Mary Paris. Dito sa Camarines Norte. Ayan, maganda yung lugar. Asin. Silipin lang natin guys ha. Kasi sarado siya. Actually, ang ganda ng ano niya kasi, yung dating niya sa labas. Sa loob. Ayan yung pura sa loob. Open air siya. Tapos yun yung ceiling. So, ayun guys. Sa aking pagka-travel, na-discover ko siya. Sa mahabang biyahe. Yun, thank you kay Kuya Guard. Ay, kay Kuya Guard. Kay Kuya Manong Driver. Dahil nag-stop over. So ayan na guys, nasilip na natin ng malapitan yung simbahan at talaga namang napakaganda ng paligid at kahit sa loob, ang lakas ng hangin guys, open air siya at maaliwalas, malinis, ayun. At ayun guys, makikita nyo po ito sa Camarines Norte, sa Santa Elena Tabugon, Camarines Norte sa Bicol, Region 5. Yung simbahang ito guys, sinerge ko siya. Hindi siya ma-search sa Visitation of Mary Parish. Ito pala ay napagkalaman ko na pinalitan ang kanyang pangalan na Our Lady of Visitation in Tabugon. So, ayun guys. Ang simbahang ito ay pinangalan sa ating Virgin Mary
dahil ito ang pangalan na pinagkasunduan nila at sa tradisyon at paniniwala ng mga Katoliko. So, ayun guys, yun lamang guys ang ma-share ko sa inyo about sa church na ito dahil wala gaanong kasaysayan o history ang church na ito. Pero napakaganda po niya. Ayun, ang aliwalas at malinis. So, ayun, babalik na tayo guys sa ating sasakyan kasi nantay na tayo ng driver. Pinuntahan ko siya. So, ayun na. Babalik na ako sa sasakyan. Mamadali na ako, baka iwanan na ako doon. So, ayun. Sana, ano, nagustuhan niyo to. Ayun na guys, tuloy-tuloy na ang ating pagbiyahe kasi hapon na. So, ayun. Nahabol natin yung oras na makarating tayo sa Bicol. Ayun, sa Piduran Port na po kami. Ayan. Hindi makita. Ayan guys, andyan na yung barko. Ayan o. Oh. Dito na kami sa Piduran. Ayan yung barko na sasakyan namin pa Masbate. So, ayan. Anong oras pa lang? Alas 11 pa lang ngayon. At aalis yung barko ay alas 4 ng madaling araw. So, ayan guys. Kakarating lang namin dito. Ayan na guys. Ayan. Nag-check na sila ng mga ano travel pass. Ayan. Letter of acceptance at saka yung medical po. Dito sa Piduran. So, ayan. Lagi nyo itong tandaan sa gustong umuwi ng probinsya. Ayan. Kailangan nyo yan, mga papers na yan. Kasi kung wala, hindi ka makakaakyat ng barko. So, ayan na guys. Ang ating mga Coast Guard. Ayan. Sinecheck na yung ating mga gamit. So, ayan. Dahil naka-off ang kanilang scanner. So, ayan. Mano-mano silang mag-check ng aming mga bagahe. Duda ba may pagkain na guys, nag-check po yung ating mga Coast Guard sa ano dito sa Piduran Port. Pina-check isa-isa yung mga gamit. By K9 dog. So, ayan. Ikot ulit yung ano ato. Yung nakahilira yung mga gamit galing doon sa dulo hanggang doon. Kasi yung yung scanner nila hindi nila na ano na saksa kasi dinagyan ng konti lang yung mga pasahero. Balik-balik kasi naamo niya yung ano. So, ayan guys, akyat na tayo sa barko. Alas 5 na kami nakakyat ng barko. Dahil ang dami pang proseso bago makakyat ng barko. So, ayan guys, kung makikita nyo, paunti-unti na pumapasok ang mga pasahero. Pero ang dami pong ikakarga na mga truck, mga sasakyan dyan. So, siguro makakaalis kami mga alas 7 na ng umaga or mas mahigit pa. So, ayan guys. Medyo umaano na ang araw at sumisikat na paunti-unti. So, ang ganda ng view, ayan. Sunrise. Ayan. So, ayan, nasa taas ako ng barko at tara at maglibot-libot tayo. Napakalaking barko nito, guys. So, mga 50 ang sasakyan ang pwedeng madala ng makarga ng barkong ito dahil sa sobrang laki. Ayan. Akyat na tayo at maghanap tayo ng upuan. Ayan, yung mga upuan. At, ayan, napili ko dito sa gitna dahil meron saksakan dito sa gilid. So, ayun guys. Wala pang gaanong tao. Kami pa lang yung nauna. So, pero mamaya guys, mapupuno din yan siguro dahil maraming sasakyan ang naandun sa baba. So,
Ayan, maglibot-libot muna tayo habang nag-aantay. Maglanghap tayo ng sariwang hangin doon sa taas. So, ayan, ang ganda ng sunrise. Sa taas para kita natin lahat. Ay, ito, it. Ayan, ito pala ang libot ng barata. Sakaling may mangyari, ito ang kanilang ginagamit. Lifeboat. Guys, sobrang ganda. Yan, no? Rising sun. Rising sun. Nandito ako sa taas ng, yan, no? Sa top ng barko. Yan, guys. Ang ganda! Ayan, so makikita nyo. Ganda-ganda. Ayan guys, hanggang dito na lang po. Sana nag-enjoy kayo. At abangan nyo po ang part 3 ng biyahe ni Shari papuntang Masbate. Ayan, shoutout po sa Soaring Eye family. Thank you po sa lahat. God bless!